Pakinig ang IBC Channel 6 Palo Leyte. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Here comes the program you love to share. Aksyon niya na, opinyon, solusyon. With the tandem you like to follow, Chito Morante and Jam Moron. Aksyon niya na, opinyon, solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning, right here at iBiz 6 and 87.7 Fiber Radio. And right now, Aksyon niya na, opinyon, solusyon is also on Facebook Live at Chito and Jam. Good morning, everyone. Welcome to the program. Aksyon niya na, opinyon ng solusyon right here at IBC 6 and 87.7 FM Idol Radio. My name is Chito Morante. And this is Jam Moron. Maupay nga aga ha aton nga tanan, haiyo nga tanan, ano? Happy Friday morning, weekend na, sir. Oo. And the color of the sky is gray. The gray, kaya lang, gray. Kaya lang tinakpan ni Miss Jam ng blue. Kaya ginhag ko. Oh. Eh, sana nag-blue na rin ako eh. Bluer than blue. Anyway, nag-apura itong si Miss Jam papunta dito sa stasyon. Kaya medyo nakaligtaan niyang kumain. Alam mo, Miss Jam, huwag mong kakaligtaan na kumain. Bangin niyan, pagawas natin, may pagkaon nga ito hagawas. Diba? May donation nga ito. Sponsored by. Sponsored by, oo. Diba? Eh, waray pa kami na mahaw. Anyway, Miss Jam, alam mo naman na talking about pagkain, ay talagang ano, yan palagi ang ating iisipin, na lalong-lalo na itong mga kabataan. Mm-hmm. At hindi lang yung mga kabataan, yung mga medyo, ano, yung mga ibabatae. Mahihina. Oo. Kasi siyempre, kailangan talaga natin ng mga masustansyang pagkain. Of course, di ba? Anyway, paiba naman tayo ngayon. Pagkain naman tayo, siguro. Ako naman ay nakadalawang itlog na ako today. And then... Uupay ka pa, sir. Nakapamahaw ka na. Oo, kasi ano, yun ang inihahanda eh. Every day. Sabi daw nila, masama daw yung kumain ng itlog every day. Sabi ko naman, paano naman ako? Parang nabasa ko yun. Parang that's healthy. Oh, di ba? Dalawang itlog. Bakit naman na pag nagbe-breakfast ka doon sa hotel, dalawang itlog binibigay sa iyo. Ibig mong sabihin dahil sa parang hindi, ano yan siya kasama sa ano, sa diet. Di ba? Anyway, mayroon naman tayong mga mayayamang mga pagkain. You know, dapat na hindi maaring mawala, no? Mm-hmm. Sa ating hapagkainan, I should say. Kasi sabi ko nga kanina, kailangan talaga natin kumain ng mga masustansya, no? Mga pagkain mayaman sa starch, o sinabi nating carbohydrates, no? Yung iba sabi carbo. Carbo. Carbon dioxide. Kumain ng carbon dioxide. Alam mo mga carbo, yung mga kanin. Yes. Ano pa, yung mga patatas, no? Yun ang mga carbo, you know? Oh, kaya tinapay tsaka ano tawag to, pansit tsaka spaghetti. Oh, pansit, kaya 'di ba itong Filipino ano, mahilig kita itong pansit, tapos pag itong pansit tapos nagre-rice ka pa, so double na imo carbo nga ano na bali na ko consume. Oh, minsan nga napunta ko ng ano ng Cebu kasama ko yung nasira kong auntie. Dahil lang punta kami doon sa Cebu. Kumain kami. Ang alam ko, mahilig kasi ako sa pansit eh. Nag-order na ako ng pansit. Nag-order na ako ng basta ano. Basta pansit. Nag-order na ako ng kanin. Sa tanong ng auntie ko, anong ulam mo? Pansit. pareho carbo. Carbohydrates. Pareho lang carbo, 'di ba? Hindi, para ma ano, para ma malunok ko yung magbubuot, amotak tripping. At saka maliban doon sa carbohydrates, Miss Jam, napag-alaman din natin, nung ako'y nag-aaral pa ng ano, elementarya, no? Kailangan talaga natin ng tao, di ba? Para magkaroon siya ng pambili ng pagkain. Oh, pero normally, that's very important sa katawan, di ba? Mm. Yung gatas din. Yes. Well, anyway, kung wala naman tayo makukuha ang gatas. Yeah, yung pagpirita. Usually, mayroon naman tayo mga alternative. Kaya ng mga soya beans. Oo. Oh, oh.
Oh, soya. Kaon na lahin kuan, hin bas barobarato pagpalit na lahin taho. Oh, yeah, yeah, that's yeah, right. Oh, 'di ba? May soya 'yan, 'di ba? Sarap 'yun. Oo, oh, oh, healthy po 'yan, 'di ba? Oh. Magkano 'yan yung isang parang ganito, 5 pesos, 'di ba? Mm. Or 'di kaya yung video medyo dako-dako in guti, mga siguro ko 10 pesos ano. So at least makakapirpirpiro lang kay kun mapalit kan suwak tag 12 ba? 12 pesos or 13, 'di ba? Mm. Kung mapalit ka, di, at least natitimpla yaman. Pero oh, iba pa na niyong soya kasi ano eh, may dapa dulatik, may dapa etchos. Ah, maliban doon sa ano, Miss Jam, maliban doon sa tawag nito carbohydrates, maliban doon sa gatas, kailangan mo rin ng protein. Mm-hmm. No? Anong mga itong protein ay from ano, meat. Ito isda, no? Mm. 'Yon. Kaya kasama na yung kanina sabi ko itlog, no? Mm-hmm. And then what else, yung beans, no? Ano pang mga protina na mayroon tayo, karne, yun, tipo pang mga nasasangkop sa protein. Mm-hmm. No? At well, all you have to do is piliin lang natin ang mga unsaturated na mga pagkain, sabihin natin na yung na mayroong oil, no? Kapag tayo ay magluluto. Itong si Miss Jam kasi na mapili ito sa oil. It doesn't mean na ayaw niya ng oil. Kaya lang, vegetable oil ang pwede sa kanya. Siyempre, kayo nag-iingat din, di ba? Mm-hmm. Tsaka, ano, alam mo, alam ni Miss Jam pag may baboy yung, yung pagkain. Kahapon, nandun kami sa Acacia, Canarine. Sabi ko, uy, masarap itong ano, masarap itong dagmay. Sabi niya, sir, sa tingin ko pa lang, may baboy yan. Ako naman, hindi ko alam eh. Tinawag ko yung waiter. Sabi ko, may pork ba ito? Sir, meron. Ayaw nga pala. No? So, diba? Tingin pa lang, ha? Tingin pa lang. Makuha. Tingin pa lang yun. So, ayun mga kaibigan, maliban siyempre sa mga nabanggit natin. At saka sir, may dadagdag ako ano, na pagka tayo daw ako gumagamit ng mga oil, especially cooking oil, ano, usually kasi sa atin nagtitipid tayo. So for example, nagluto ka ngayon ng pritong isda or pritong manok, di siyempre bagat matinaw pa ito na kuan nga ashiti or oil, ano. Oo, ako matinaw pa din baka pagkita. Hindi, matinaw pa yan. So ibig sabihin, di ba sinasabi na itabi mo muna kasi siyempre na pwede pa daw yan ipanggamit sa susunod na luto. Like for example, magluto ka naman ng magprito ka naman ng bulad, o di ba? Mga daing, mga ganon. Pero actually, yung ganon na ano na cases pag ginagawa-gawa po natin yun lagi-lagi yung ano, yung pag-recycle ng mga mantika, di ba? Lalo na yung mga kung ginatawag ito, used oil na, di ba? Kaya syempre nagamit man na siya, eh, di ba? Used cooking oil, parang ganon. Yun po ay isang pagka nagamit na natin siya ulit, especially thrice mo na siyang nagamit or four times, especially kung matinaw pa ano, even nga ni twice pa lang, nagiging ano na po siya, carcinogenic food. So ibig sabihin cancer cause. So ito niyang ang disadvantage nun, pagka tayo nagtipid o balang araw natitipid, hindi mo natitipid actually yung kataw, yung ano mo, yung kasi sa kalusugan mo nakakaapekto din siya. So ito na pagka for example nagluto tayo, make it sure na yung gagamitin mong cooking oil para sa food na ipe-prepare mo is saktong-sakto lang kay para diri ka na manihinayang ag-i-save ko ininhiya, parang ganun. Kasi yan, cancer causes po that yan. That is why all we have to do is piliin natin ang unsaturated oil kapag magluluto. At saka alam mo naman kapag ano, kapag healthy yung oil kasi hindi talaga siya, kahit ilagay mo siya sa ref, hindi po siya natutulog. Oh, unlike the other one na pagka yung oil na lalo marami talagang ano, saturated kumbaga, 'di ba? Natutulog po 'yan, 'di ba? So ito. Like olive oil, kahit ilagay mo 'yan siya sa ref, hindi 'yan siya matutulog. Yung sa buboy. Kaya lang nagtatalagang tumitigas. Tulog na tulog. Ay kaya lang sir, yung olive oil kasi medyo mahal talaga, 'di ba? Oh well. Yan naman ang ilub layton presyo kay. Yan naman ang gusto mo eh. Oo. Mga mamahalin. Isang patak. Bagat manhihinayang ka kumbaga, okay. 'Di ba? So anyway, kung ikaw ay mahihilig sa mga pagkain na matataba, isang magutom na morning po. Maalat. Kung ikaw ay mister mahilig sa mga mataba, kaya maalat, kaya hindi lang maalat, yung matatamis din, no. Kailangan mong bawasan ang dalas.
at dami ng pagkain. Oh, kaya yung siyempre, nga tanan nga sobra, nakakasama. Yes, dahil ano, ito'y baka makasira sa katawan. Kaya all you have to do is bawasan lang. No? And then, hindi naman sinabing itigil. No, drink plenty of bawasan water. Bawasan lang. Mm-hmm. Drink plenty of water then. No? Anyway, all you have to do is sabihin natin, subukan natin na no, pumili ng mga pasok ano, sa limang grupo ng pagkain na ating nabanggit kanina, yung carbohydrates, no? Yung gatas. Yun yung tinatawag siguro, sir, na ano, food pyramid. Diba? May tapos, food pyramid. Yung nasabi ko kanina, carbohydrates, may protina, oh, diba? And then, water, no? Subukan natin na pumili. Kasi ang mga Pinoy ay hindi kumakain ng sapat na prutas, gulay, isda. Kasi sabi daw ko, no, mahal. Diba? Mm. Hindi na lang, kumbaga, sa hapagkainan, minsan ka lang nalang pagka, for example, nakauna ka mo, minsan ka nalang nakakain ng fruits kasi ang mahal-mahal, di ba? Ako, nung maliit pa ako, every time na pagkatapos ng pagkain, ay may mangga. Oo, naalala ko tuloy yung, ano, yung joke ni Sir Rieb, di ba? Sa, in the United States of America. Buo. Sa US daw ko, no, di ba, syempre, common na yung, ano, eh, yung apple. apple, di ba, doon. Tapos may Pilipino doon na kumakain ng, ano, ng mansana. Tapos habang siya kumakain, sabi niya, you know, ginsigan daw ko, no, yan, ano, foreigner nga, you know, only beggars eat apple in our country. Oh, 'di ba? Only beggars daw ko no. So, nakakatamay na si nasiyang Pilipino, nakakatamay ini nga ko nga tao. Wala kay nakaon kunok din apple, beggars na. Mag-ingat to kala ko no Pilipinas, 'di. Lalabag. Nere, pag ngana Pilipinas, takay pag pagulpot nga Pilipinas kay ini nga foreigner ano kay bagat na inggan nyo ba pag kinitan mga saging ano? So, pumurot yung saging, kumaon yung saging, so meron lot an Pilipino. You know, only monkeys eat bananas in the Philippines. O, oh, diba? Nakabulos. Nakabulos. So, diba? Kaya ganun yan, Miss Jam, ano? Tandaan lang natin na ang prutas at gulay, ano, pinanggagalingan niya ng vitamina at oo, saka tinatawag nating mineral, no? Oo. Tsaka wala ka pang ano kasi 'di ba, pagka daw ang tao mahilig kumain ng mga vegetables, mas nagiging healthy. Kasi tingnan mo naman yung mga kalabaw, yung kambing, yung baka, 'di ba? Yung kinakain niyan mga green ano, 'di ba? Tapos tingnan mo sila mga healthy. Wala ka nakikitang baka na may diabetes. Kaya it's actually one-third, no? One-third sa ating kinakain sa buong araw, mayroon tayong gulay tsaka prutas. No? Sana, di ba? Supposed to be. Pero ngayon kasi mga instant na, sir, eh. Kasi actually, may mga patunay na naman tayo dyan, no? Na ang taong kumakain ng masustansyang pagkain ay mas bihirang tamaan ng mga sakit sa dugo at puso, tulad ng atake sa puso, stroke at iba pang mga cancer. Di ba? Kaya lang minsan, ikaw ay nagkakasakit dahil sa kawalan ng pera. Oo, syempre. Kasi alam naman nating lahat na kahit gaano mo gustong kumain ng mga healthy foods, eh, yung budget natin, ng ano mo. Pwede rin nating i-relate dito, Miss Jam, yung talagang pinag-uusapan ngayon ng buong bayan ang tungkol sa pagbaba ng edad na dapat ma-convict or makasuhan at makulong mula 18 hanggang naging 16 tapos ngayon from 16 gagawin na lang 12 eh siyempre ang dami ng mga binaba nila sa 9 years old then then nag-umapila sila na mapunta daw kuno sa 12 years old. Alam mo naman na Miss Jam may hindi naman yan sa pagbaba ng edad ang dapat nating pag-usapan. Kundi pag-usapan ba? Ano ba na talaga problema ng mga batang ito? Saan nang gagaling mga problema na ito? Ano bang sanhi ng kanilang mga problema? Kasi ito na may hindi makakagawa ng mga ganitong klaseng kriminal lang sa kriminal lang kung tawagin natin. Oh, kriminal kasi so, kukulong nila pagka, di ba? Kung walang mga rason, di ba?
Rosones. Mm-hmm. So, walang mga, Rosones, walang naalala ko yung lanchones na nadaanan namin. Walang mga ayaw dan, no? Diba? Halimbawa, syempre, walang pera, walang pagkain, walang makain. Definitely, yun yung first and foremost, first walang pagkain. First reason kung bakit ang tao nakakagawa ng ano, parang mga... O dahil walang pagkain. Dahil walang pera. Mm-hmm. Eh, paano mo naman tatawagin yung may mga pera na nagumagawa pa rin ng anomalya? Ibang usapan yon. Greed na yon. Diba? Pero usually, ano, kapag may makikita ka na nahuhuli, like for example, itong mga taong nahuhuli na nakuha na ng mga drugs, mga ganon. Mm-hmm. Or di kaya nahuli na non-hold up or mga ganyan. Pag tinatanong sila, pag na, sila'y nahuhuli na, tinatanong, bakit mo ginagawa yan? Kasi mahirap ang buhay, kasi walang pera, kasi ganito, diba? Mga ganon yung reason nila. So, siguro ko, eh, paano naman yung mga kabataan, di ba, pagka ganun, yung mga kabataan na nadadamay din syempre kasi sila din yung parang nagiging utusan. Yes, ng that's mga... right. At saka ano dapat naman talaga isipin ang mga causes. Bakit sila nang kakaganito? Bakit mayroong mga ganyan? Tutulong man tayo, kaya lang pag tinulungan naman natin, minsan ay bumabalik din dun. So anyway, gusto lang natin batiin ng isang magandang umaga ng ating mga listeners dito at saka televiewers. Ang dami talaga nila, Miss Jam. Pero ito yung mga nag-greet sa atin, no? Good morning, sabi ni Patrick De Vera Acevedo. At naalala mo kahapon, nandun tayo sa Department of Agriculture, Miss Jam. At sabi dito ni Sir Francis Rosaroso, ang ating regional chairman ng Philippine Federation of Rural Broadcasters. Ayos, parang Chito, dear available ERDLB, kay Ate Anaha Hinulangan. Thanks for the sumptuous lunch yesterday. Yes, good morning po sa inyo, Sir Francis. Mm-mm. Si Ali Cebuano, sabi niya, ayos. Oh. Si Forrester Allen Cebuano, ito yung the enforcer of the DNR. Magaling ito eh, no? Di rin na nagkakadakupit mandarakup. Oh, kay lipat-lipat line eh. May daniya gintatawag nga, lipat-lipat system. Di ba? Good morning, ha? Sir Allen. Yan ang Alunes, Miss Jam, yung guest natin ay si Ma'am Marisa Solite. The wife of Sir Allen. No, the wife of Sir Winston. Ah, Winston, sorry. Alaka. Alaka. Paul. Hindi ayos. Nangalimot lang, sir, syempre. Amoy okay. Tuturay papamahaw. Ma'am Nels Arpon Gasing, no? Magandang umaga, Sir Chito and Miss Jam. Ayos. Yes, magandang umaga, Ate Nels. And syempre, kina Kuya Ruel, kina Aday. Maupay nga agaha yung atan di daha. Quezon City. Tapos nandito yung anak mong lalaki, si John Carl. Sabi niya, hi ma. Oo, nanonood. Nanonood siya ngayon. No, ba't wala pang pasok? Meron, pero he's not feeling well. Ayaw nga pala, no? Get well soon, anak. I hope ikay tumumar ng medisina. ang kaklase ko naman, kaibigan mo ito, Miss Jam, si Dayan De Vera Empainado dyan sa Cagayan, De Oro City. Maupay nga aga, Chito and Jam. Oh, nanonood sa atin ngayon si Sir Yeb Los Banyos. So, narinig niya yung joke niya. Pa-shout out lang po, ha? Happy 60th birthday kay Manoy Nestor Gasing ng Tanawan, Leyte. Si Manoy Nestor. Oh, birthday pala ngayon ni Manoy Nestor. Happy birthday po sa inyo, Manoy. Good morning, Chita and Jam. Happy weekend to both of you. Attorney Rex Peter Ross, kabatch natin ito. Isang magaling na abogado. Okay. Tawa pa ni Forrester Allen. Napagkamalan. Nagsayop. Amin to Derayos. Wrong kwan. Address. At pa naman ni Sir Winston. Anyway, balik tayo, Miss Jam, sa ating napag... Ah, okay. Bago tayo pumunta doon sa pinag-usapan natin, bigay muna natin itong pagbanabana, itong public weather forecast natin na pinadala sa atin ng PDRM o ng probinsya ng Leyte. Issued at 4 o'clock this morning, the 25th of January 2019, and it's a Friday, no? And then, actually, the tail end of a cold front affecting Bicol region and eastern Visayas, and then north monsoon affecting the rest of Luzon. Miss Jam, doon sa Bicol region, tsaka eastern Visayas, kasama na tayo dito. Ang weather condition is cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. And this is caused by the tail end of a cold front. And the impact
possible flash floods and landslides due to scattered light to moderate to at times heavy rains. No? And then in Cagayan Valley region, Cordillera Administrative Region, in Aurora and Quezon. The weather condition there is cloudy skies with light rains. And this is caused by the northeast monsoon. And there's no significant impact on this. But in Metro Manila and the rest of Luzon, the weather condition there is partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains and caused by northeast monsoon. And again, no significant impact. And the rest of the country, Ms. Jam, is partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers. Mm-hmm. And this is caused by local thunderstorms. Puro-puro nga pag-uran. Mm-hmm. And so there's a possible flash floods during severe thunderstorms. Now, talking about the forecast wind and coastal water condition in northern Luzon and the eastern sections of central and southern Luzon and the Visayas, and the wind is strong, no? When the direction is towards the northeast, and the coastal waters is rough, and the wave height is 2.8 to 4 meters. Mm-hmm. The rest of Luzon and the Visayas and the eastern section of Mindanao, the speed of the wind is moderate to strong with direction from northeast to north. And coastal waters will be moderate to rough, and then the height of the wave is 1.2 to 4 meters. And then the rest of Mindanao, it's going to be light to moderate. I'm talking about the speed of the wind, and the direction is from north to northwest. And the coastal waters will be slight to moderate, and the wave height is 1.2 to 2.1 meters. So that's the public weather forecast issued to us at 4 o'clock this morning, the 25th of January, 2019, Friday, and by the PDRRMO of the province of Leyte. Mm-hmm. Correct time, the country is now 33 and a half minutes after 9 o'clock. You're listening to the program, Aksyon Nya Na, Opinion Ug Solusyon, right here at IBC 6 and 87.7 FM Idol Radio. It's not only on television that we're being watched, not monitored, just not monitored through 87.7 FM, but we are also monitored through Facebook Live. Yes, and mga nag-susubaybay haton at IBC 6 and namamati haton at 87.7 FM, pwede kang magpaabotan niyo mensahe at 0920-217-6229. That's right. So, balik tayo sa napag-usapan natin, Ms. Jam. Ang kumain talaga ng prutas at gulay, no? Kasi ang pagkain ng mga masustansya ay hindi naman mahirap gawin. Di tulad ng iniisip mo. Mahirap, sir, kasi according to WHO, World Health Organization, you have to eat 5 kinds of fruits and 5 kinds of vegetables every day. Yes. Diba? Kasi alam mo, ang pagkain ng limang serving ng prutas at gulay araw-araw ay epektibo. Oo. Para ikaw ay magkaroon ng magandang kalusugan. No? Diba? Kaya lalo na sa panahon natin ngayon, ngayong lifespan natin is decreasing, di ba? So kung dati umaabot ang tao ng 100 years old, 'di ba? 120. Oh, hindi na natin isali yung mga 900 years old ganyan. 'Di ba? Pero nowadays, yung lifespan po ng tao is 80 years old sa lalaki and 70 years old yes, sa babae. At saka ano, tulad ng nasabi mo, ang pagkain ito ay hindi naman na mahirap. Halimbawa, pwede kang kumain ng isang malaking sagi. Saging? Na monkey. 80 grams. Bilang isang serving, ano? Ang isang hiwa kasi ng pinya ay isang serving. Damo din at may paggawa, sira. Damot pinya nga da. Ang tatlong kutsara ng gulay ay isang serving, di ba? So anyway, talking about the fruits and the vegetables, ang pagkain ng hiniwang saging kasabay ng pagkain... Teka, linawin natin, sir. Ano ba itong klase ng saging? Saba? Or bululan? Or ano pa tawag ito na iba? Usually, yung kinakain na is saba. Saba. Mm-hmm. So... this can be served sa pag ikaw ay magbe-breakfast, no? Sa almusal mo.
Healthy yan. Pagka kinain mo lang na yung hilaw pa, hindi mo pa niluluto, di ba? Oo. At saka ano ha, this is a way, no? Isang paraan para makakain ka ng isang serving ng prutas na halos hindi mo namamalayan. Di ba? Kasi minsan parang ayaw mong kumain din ng prutas, eh, no? Pero hindi mo namamalayan, ikaw pala kumain na ng prutas, no? So, pwede mo namang sabihin ipamalit sa isang pirasong pongkan. Alam mo yung pongkan? Oh, tapos pag breakfast, di ba, pag kakain ka, dapat may ano, juice. Kusta. Ah, kusta din. Okay, di ba, ano siya, rich in potassium. Mm-hmm. Di ba? So, amin ito nga, magiging, syempre, magiging energized gapon at yung malawas. Oh, pag sinabi nating vegetable salad, ay para sa isip mo, ay mahal. Sa pa- kanda sir, abda mo ito dito. Oo. Oh. Oh, lettuce. That can be served sa lunch, no? Oh, lettuce. Ang vegetable salad, pwede na, hindi naman natin sinasabi na kailangan mo na mga mayonnaise, kailangan mo na mga... Suoy na lagan. Suoy na lagan. Dama pat-artin nga mga mayonnaise. Di ba? Suoy si ito ang kauna, tapos. Diba? Salad na gabon nito. Kaya sa ano, ha? Sabihin natin sa gabi, no? Maghain ka ng gulay bilang ulam. At ako'y nagugutom tuloy. O yung pinag-uusapan natin, alam mo, tugmang-tugma, bakit ngayon natin pinag-uusapan yung pagkain ngayong wala pa akong ano, breakfast? Anyway, Ms. Jam, alam mo naman, ikaw nang bahalang mag-desisyon kung anong klaseng prutas o gulay ang iyong kakainin. Yeah. Pero may babasahin ako, sabi dito ni Emnels, ati Emnels Gasing, sabi niya, Sir Chito and Ms. Jam, tama lang po, kay warepakaon, di ba? Tama lang po, after nyo daw sa Ayos program, ayos na din, Sir Chito, ang handaan doon na daw po kayo mag-lunch sa Tan-awan. Ayos. Bakit? Meron na? Meron na ba? Meron ba doon? Oh, ready na daw kasi doon, sir. Kanino? Kina Sir Nestor Gasing. Doon sa may merkado yun. Oh, pero di rin ako ng mga kanto kung di ka makanta. Asya ko rin ito requirement, sir. Oh, happy birthday, ha? Kaya Sir Gasing, ha? Tayo ay pupunta. Kayo na lang muna kasi marami pa akong gagawin din eh. Pero anyway, tingnan lang natin. Good morning, Sir Chito and Ma'am Jam. Good morning, Yap, Hantanan, members and Team Nawung. Sisoy Racing Works. Ayos. So, sabi ni... Okay ko din eh, Sir Sides. Sides ng DNR. Magandang umaga din kay Sir Johan, kay Sir Ogie. And hindi ko na nakikita sa Sir Yumir, nasa ibang opisina na yun, no? Si Ma'am Rowena. He's busy na. Si Ma'am Rowena at saka si Ma'am Pearly. Siyempre, ang kanilang chief ng Regional Public Affairs Office ng DNR, si the one and only Miss Maita Gomez. Oo, bago ko makalimutan, shout out to my cousin Absa, Jasmine, and Mona Baema Air. Okay. And balik tayo sa napag-usapan natin. So, ayun na nga, yung prutas at mga ano, balik tayo sa salad. Bahala ka sa buhay mo. Kung anong pipiliin mo. Balik tayo sa salad, di ba? Di na kailangan pang ng mga mayonnaise. Di ba? Hindi naman sa dinidiscourage ko kayo ng mayonnaise, but... Wag na, yung mayonnaise mahal pa yun, di ba? Tsaka pag nasana yung dila mo, hanapin mo yung mayonnaise. Pag wala ka ng datong, o di mahirapan ka, kaya wag na. Suka na lang. Dumako tayo sa pagkain carbohydrates, Ms. Jam. Oh, yun yung kadalasan na favorite ng ano, karamihan, carbo. For example, cake, 'di ba? Oh, that's carbo. Oh, amoy ito niya. Takay, kung ano pa naman daw kunot yung babawal or ngin kukuan, iton nga gindidiri ano nga bagat i-lesser ba dapat pagkaon ano? Yung pang gusto. Yun pa yung gustong gusto, oh, 'di ba? Pero dapat natin tandaan, Ms. Jam, ha, na ang pagkaing mayaman na sa starch o carbohydrates ay dapat one-third lang, ha, ang iyong kinakain araw-araw. Oo. Oh, supposed to be, 'di ba? Eh problema kayo, ito kasi yung tinatawag natin. Sabi kasi sa summer, wala ka mang good kuan ito, masukat. So ito talaga yung sinasabi nating base food, no? Halimbawa ano yung kanin eh, kasi ano eh, ito yung staple natin na pagkain, no? Lalo na dito sa atin, 'di ba? Summer late, maraming bigas, oo. Yan ang sabi. May mga pala yan, o, bugas pala't im na hura. Doon pala nga daan kay na Miss Jam, ang laki na lang kailangan ng rice field. Kandira, so, damon kan nanay at to. Okay. Anyway, Miss Jam, alam mo naman nga, kung kanin ang inyong base food, mas magandang ihain ang brown rice.
Dahil sa kaya ang mahal, 'di ba? Kasi may extrang fiber kasi ito eh, no? Oo. Tsaka 'di ba ginkukuan iton, ginpo-promote talaga ito niya na nga sana tatangkilikon gapon nato nito nang itatawag nga brown rice. Yes, oo. That's right. But the problem is parang konti lang naman yung nagtatanim diyan, 'di ba? At saka ano din, parang medyo mahal. Mahal ba yung binhi niyan? Well, wala naman talagang mura na ngayong panahon eh. Kung tutusin. Pag nakita mo yung presyo, mapapamura ka. Oo, mapapamura ka talaga sa presyo. But then, yung dadagdag ko lang, ano? Alam mo yung feeling, sir, na pag gusto mo kumain, ano, tapos pagdating mo doon, yung presyo, di ba, menu, tapos presyo, tapos nakita mo yung masarap yung menu, di ba, pagdating mo sa presyo, ay, nakakawalang gana. Oo, di ba? Ganado ka pa sa una, no? Pag bibili ka na, tapos tatanong, ay, nakakawalang gana. Ay, huwag na lang. Meron pa akong idadagdan doon maliban sa rice, no, sa ating mga carbohydrates. Yung patatas, ito ay may balat na maganda ring ano, source kapwa ng carbohydrates, no, at fiber. Talaga? So, kaya kung kakain ka ng nilagang patatas, dapat na kainin mo rin ang balat nito. Mm-hmm. Mm-mm. Alam mo, nung naalala... So, babrasan mo na itiyahin, yes, tiupay. Babrasan mo lang ng maupay. Mm. Naalala ko tuloy, Miss Jamma. Tapos, papakuluan mo na siya. Parang ganon. Mm. Tinuon lang. Parang tutuon ka ng kamote. Eh, hindi naman yun nangyayari. Kasi, di ba, sa atin, pagka ginluluto mo na ito hiya, di ba, parang binabalatan mo. Mm-hmm. Muna siya. Naalala ko tuloy nung ako nasa Germany. Ay, hindi ako kumakain ng ano, walang... Patatas. Hindi, walang ano, walang bigas doon na kagaya ng sa atin. Ah, may ton nga pag... Mahaba yung grano nila eh. Pero so I have to eat. Parang ganito, 'di ba? Parang ano, kinakain ko doon ay patatas. Mm. So every day 'yon, patatas 'yon. Pero healthy 'yon, 'di ba? Ayo. But anyway, that's a source of a... Kung halimbawa, kay syempre Sir Danay, mahal din naman yung kilo ng patatas, 'di ba? Mm. Oh, kung halimbawa waray patatas, di rin available itong kwan. Ano man itong pwede pan-replace? Kamote. Kamote. Oo, di ba? O, di ba? Kamote ka talaga. Marami naman kumakain ng kamote. Ako gusto ko kamote. Uy, ang sarap-sarap ng kamote. Lalo na yung kulay, ano, violet. Oo. Oh, alam diba? Mo kung anong padis ng kamote? Budo. Oh. Yeah, budo, laulaw, bulad. Nagaroon ilat kagutom. Natawa na si Sir Bobet nga niya. Alam mo, Miss Jam, kung pagkain ang pag-usapan natin, siguro ko kukulangin ang tatlong oras. Oh, ang mga namamahaw yan ha, di ba? Mga enjoy ko din yun at kuhan sigit kaon na, no? Kami pero, din, imagine na. Hindi. Nga nga. Meron na natin tinanong. Eh. O ano daw yung, snack mo ngayon? Kasi recess eh. Oo. Sabi na, oh, ako, ham and egg. Ham and egg, ha? Okay, ha? Ikaw, snack lang yun, snack? Snack lang yun, ha? Ikaw, ano man? Igham. Kewa rin man. Igham na lang yan. Pagkat kaupod na ito niya kumato sa isang celebration, ano, takay, di ba, lalo na sa piyesta daw ko, no, kay ang haba-haba minsan ng pila, tapos, eh, syempre, wala pang available na pinggan. Eh, gutom na siya, parang matutumba na talaga. Ang ginawa niya, para hindi halata na hindi pa siya kumain, nag-toothpick lang muna siya. Para isipin, tapos na. Di ba? Kanya-kanyang discarding yan, eh. Pero grabe talaga, ha? Buti ka pa ko, no, hamanag. Bakit ang sa'yo? Igham. Umigham lang pala. Wala siyang mapambili eh. Ng, oh, pero in fairness ha, diba? Pagkakamote talaga, healthy po yan. Oh. Diba? Mayaman sa fiber eh, diba? Maganda pa yung lang. Ano mo dyan, yung bowel movement mo. Diba? Mm. Amoy ito. Maliban lang doon, Miss Jam, kailangan din natin ng gatas, no? Gatas na low fat naman. Huwag yung mga ano. So, ang gatas actually... So, papalisan mo pa hiya. So, ang gatas actually at mga produktong gatas, no, Miss Jam, actually, gawa dito tulad ng keso, yung mga, ano pa, yogurt, no? At ito'y mga masustansyang pagkain dahil sa pinanggalingan din ito ng protein, no? And then, naglalaman din ito ng calcium, no? Na pangpatibay ng buto. Yes, makakatulong na mapanatiling malusog ang yung mga buto, no? Kaya lalo na pag nagtitikaidad ka na nagkakamayada ka na osteoporosis, diba? Tapos, osteoarthritis.
ano? There's a big possibility na baka mag-crack yung mga buto. Amo so, na ito nga pag pag mga siguro ko mga 50, 60 ka na dapat mag porsigido ka na talaga diyan uminom ng mga sugat ito ng mga klase ng mga gatas ano kay syempre eh may daka na ito kumbaga sinatawag ang mga apo, 'di ba? So dir ka na mga kaalsat im apo kay pag alsa nimo baga nang lalagatak na dat imlikod. Oo nga. Well, so, we have to drink. Wag lang pag imbes na pag-alsaw niyo, may lumagatak na to, pastilan. Oo, so. Oh, wag lang masusubrahan sa fat, no? So, piliin lang ang mga semi-skimmed. Mm-hmm. Mga semi-skimmed naman ng mga skim gatas, milk. Na 1% lang na fat. O mismong skim milk mismo, no? So, may mga produkto naman na gawa sa gatas tulad ng I should say yogurt, sabi ko kanina, keso, no? Mm-hmm. Na low fat, no? Na pwede mong mabili sa tindahan, na malapit sa inyo. Eh, hindi na yung bibili ka ng malaking keso. Mayroon na ngayong maliliit na slices lang. Ano, na talaga? Mabibili hindi ko pa nakita yung maliliit. O, maliliit lang na slices. Eh, parang pang dalawang tinapay lang. O, kasi usually, meron. Para naman na makayanan ng hindi makaka-afford ng malaking buong keso. No? So, kaya yun. This is also rich in protein. Yeah. So anyway, pero pag wala talaga, for example, wala kang keso, wala kang yan yung mga skim milk ngayon, 'di ba? Kumain ka na lang ng isda, mas healthy pa. Ah, yeah, anyway, pwede rin isda. You're talking about isda. Protein, protein din naman 'yun, 'di ba? Itlog at iba pang mga pagkain, kagaya ng beans, no? Ang mga nabanggit natin na masusansyang pagkain dahil ito ay napagkukunan ng protina na kailangan ng katawan para sa paglaki at pagsaayos ng sarili. So, pare palugod dito sir kontra pagka yes. Laging kinakain isda. At saka ang mga ito ay mayaman ito, no? Mayaman din sa iba pang mga bitamina at mineral. No, anyway, eh paano yung mga kumain ka ako ng isda eh ang may nagkakalat ngayon sa social media na somewhere in Cebu, 'di ba? Mm-hmm. Na may nagtapon doon daw yung mga gamit galing sa hospital, mm-hmm. 'di ba? Tapos daw may ano daw doon na galing sa may mga positive sa HIV. Tapos daw kuno, syempre nakakain ng mga isda. Eh pag kinain mo daw kuno yung isda, magkakaroon ka ng ano, ng HIV, 'di ba? Parang ganoon. Ay. Alam mo, Miss Jam, yung HIV hindi yan nananatili sa isda. Talaga? Doon lang pwedeng mabuhay yan sa katawan ng tao. Mm. Hindi yan pwede sa isda. O kasi meron siya, ano ba yung... Iba yung ano biological yung, ano, parang, composition doon. Yung protein na yon na the same sa katawan natin, parang kaya siya nabubuhay yung virus na yon, it's because of, basta yung may pangalan yun. At saka hindi ito talaga pwede. Tsaka contact yan, di ba? Hindi pwedeng mabuhay. Direct contact. Hindi pwedeng mabuhay ang HIV sa ibang... nila lang. So, ibig sabihin, lang pwede. So, ibig sabihin, safe kumain ng isda. Yes, safe oo. Kumain ng isda. Parang galing nalang ito nga tanan, nga mga hasang, nga mga tanan-tanan, nga mga, mga, anong tawag ito? Yung, anong yung dito? Yung alam parang, mo bakit nasabi ko yun? Kasi, nung, ano, nung, napakinggan ko rin si, ano eh, si, DOH Secretary Duque. Na hindi talaga pwedeng magkaroon ng HIV ang isda. Oo, kasi as far as aton baga nababaruan, HIV makukuha po siya from direct contact. Mm-hmm. Diba? So, may ito niya. Either okay, huwag kayo maniniwala dyan na may HIV yung isda. Oo, diba? Hindi po pwede yan. Paano kaya instead, yun? Itutuloy ang ano, paniwalaan nila. Magdahan-dahan sa fats at saka sukal. Oh, yung fats na yan. Ay nako, mayaman tayo diyan. Kung pwede, kung pwede daw lang ito niya igsang la or igbaligyan na lamang god ito nga fats. Sirigin kikilas daw sa sugbo. Oh, damor. Alam mo kasi kaway-kaway sa mga Jezebel diyan, 'di ba? Just kilos ang bell. Bawas-bawasan daw natin yung fats natin para maging tamsi, tambok na sexy. Diba? Actually, Miss Jamie, you know, ang sobrang pagkain ng saturated fats na nakukuha sa pagkain na karne, no? Ay makakapagpataas actually ng ating cholesterol level, no? Sa dugo.
Oo, at saka syempre pag tumaas na yung bad cholesterol level, kasi syempre dalawa yung uri ng cholesterol eh, 'di ba? May pagpataas pa ng ano ha, possibility ha, na ikaw ay magkaroon ng sakit sa puso. Oo, kasi may ginatawag nga good cholesterol and then may bad cholesterol. So ang fats nagti-trigger po siya sa tinatawag natin na magkakaroon ka or magiging higher itong meron risk. Meron bang medium cholesterol? bad cholesterol, 'di ba? So, pag may ano na itong tao, ito na bad cholesterol, that's the time na mga signals na ito, mga gawas na ito, may da ka na high blood, sakit sa kasing-kasing, mga sugad na ito, mga kuwan, ano. Ano tawag ito? Hindi na natin mag-start. Kaya syempre, amo ito, bad cholesterol, amo ito na block, nga ito aton, red blood cells. Yes, that's diba? Right. Kasi sa alam ugat mo, mismo. Kasi alam mo, Miss Jam, ang pag-inom o kaya yung pagkain ng mga matatamis, no? Ay, ouch! Matatamis. Matatamis. Makapagpapataba yun, no? Oo. Makakasira ng yung mga... Yung taba mo na yan! Makakasira ng ngipin. Di ba? Oo, lahat-lahat na. At makakapagpataas ng posibilidad na magkaroon ka ng diabetes. Oo. Diba? Pag may da ka na yung diabetes, candidate ka naghihapon ito nga tanan nga tis. Arthritis. Diabetes. Diba? Pero anyway, Miss Jam, kung ikaw gingivitis. Naman, kung mayroon naman makakaranas dyan ng mga ganitong mga sakit, ano, may simptomas kayo, well, all you have to do is ugaliin lamang na magpasuri ng blood pressure at ng blood sugar level para alam mo kung paano ka mag-a-adjust ng pagkain mo at magamot nang maaga ang mga sakit na maaari mong makuha yes. sa hindi tamang pagkain. O, pero sabi nila, pagka once may edakan ako no ito, diabetes, for example, ano, all you have to do is magkakamayada ka nala ito gintatawag na maintenance. Mm-hmm. Diba? Kasi, there was even one time, ano, ay nagpa-ano ako eh, nagpa-check ako, nagpa- ng tao nun, pakuha ko ng dugo, tapos nagpa-blood chem tayo. Tapos taas pala ng ano ko ng sugar level ko tsaka ano yung uric acid. Yayaman ka dyan. Tsaka yung uric. Dawat yung sugar. So hindi na ako nag-take ng sugar, hindi na ako nag-take ng asin. Wala na ano, basta kain lang ako kahit ano matapang. Now after after a month, hindi pa naman nawawala siguro siyang buwan. So proper diet ang hindi mo sabihin. Hindi pa naman ano dahil siyempre, mataas na yung sugar, tsaka mataas na rin yung, ano ko, yung uric acid. Mm-hmm. So, hindi na ako nag-take ng sugar, hindi na ako lang ano, ng maasin, na mga, maalat ng mga pagkain. Hindi pa umabot ng isang buwan. Ay, para na akong nahihilo. Talaga? Pumunta naman ako doon, balik ako sa doktora ko. Sabi ng doktora ko, ba't anong nangyari? Sabi, hindi na ako mag-take. Ay, sus, ano ba yan? Hindi ayos. Siyempre, kakain ka rin ko noon ng kuan, matatamis kasi dapat eksatamang level. Kailangan din yung body mo, di ba? Kasi kailangan din ng tao pala ang sugar, kailangan din ng tao ang asin. Konting salt. Di ba? Hindi ibig sabihin, hindi ibig sabihin na naawag. Oo, pag may diabetes ka na, hindi ka talaga pwede mag-ano yan. Kaya nga, magdahan-dahan. Eh. Pwede naman din silang tumikim, pero yun nga, konti-konti na lang, di ba? Parang pangtanggal na lang sa ano, parang craving, di ba? Oo, pangtanggal na lang. Pero alam mo naman na hindi lang yung mga kagaya natin ang kumakain, no? Siyempre, ang mga buntis din. No? Kaya yan ang kailangan din nating pangalagaan, especially yung mga nagbuburod. Yung mga siyempre, buntis. Dalawa na sila eh. Ingatan pa yung baby niya, di ba? Kasi ang iniisip natin, ang laman ng tiyan niya. Mm-hmm. No? Dapat talaga... Dapat yung mga kakainin lamang niya, yung mga... Hindi lang yung pagkain, nabigyan natin halaga ang dinadala. Mm-hmm. Diba? Kasi 9 months after, yun ay magiging tao na. Yun yung hiwaga ng buhay. Mm-hmm. Kasi, di ba, sabi nga, di ba, sa mga turo sa amin nila, no, Sir Rieb, magtataka, di ka ba kuno nagtataka, yung tao na bubuhay sa ilalim ng, sa loob ng tiyan ng nanay natin, di ba, for 9 months, lubog ka sa tubig, di ba? Mm. Lubog ka sa tubig, nabuhay ka. Ngayon nga, lumublob ka sa tubig, mga 1 hour. Patay ka. Kaya nga, ang sinasabi natin... Hiwaga, diba? Yes, ang sinasabi nga natin, Miss Jam, ang pagpapanatili ng malusog na pangangatawan, you know, ay napakahalaga, lalo na sa panahon ng pagbubuntis. Sa panahon ng ito, ang...
yung katawan, ano, Miss Jam, ay nangangailangan ng dagdag na sustansya. Of course. And then yung vitamina, tsaka the mineral, no? Mm-mm. So, yun. Ang kakulangan sa masustansyang pagkain sa panahon na ikaw ay buntis ay hindi actually magandang epekto sa paglaki ng bata sa sinapupunan ng isang babae. Kaya yun, dapat kakain siya ng masustansyang mga pagkain at hindi aabusuhin, matulog ng tamang oras. Huwag manigarilyo. O, kasi marami din tayong nakikita, di ba, mga nagdadalang tao na nagsisigarilyo. Tsaka nagiinom pa, ha? Oo. O, di mamaya-maya malalasing na nasa loob. Pag-paggawas ito, mga ngagaw itong baso. pag labas nito ay... baka sabihin pa niya, tagay pare. Hindi kasi syempre, nakakasama yun sa kalusugan ng hindi lamang sa ina, kundi pati din sa bata, diba? O sa baby gihapon. So, amoy ito niya nga, pag sugad ito imo cases, diba? Nga, bagat you're pregnant, so better na mag-ano ka talaga, bagat maghirot, nganhin, makaon kayo mga healthy foods, diba? Mm-hmm. Tsaka pag, syempre, less stress, kasi... pagka na-stress daw, na-stress din yung baby. Parang ganun. But then, anyway, Ms. Jam, we'll just take this opportunity naman na sabihin lang sa ating mga nakikinig, nanonood, at nagpa-follow sa atin sa Facebook Live, ay pamalagiin lang malakas ang ating katawan at gising ang isipan at lalo na yung tumpak ang ating asal. Asal? Asal. Si Vice President Ed Montilla ay nanonood ngayon. Vice President siya ng Manila Broadcasting Company. Maraming nga good salamat. Good morning po. Sir Ed. One of these days, magkikita tayo. Parang mayroon tayong mga gagawin siguro. Alam mo naman, pag mga ganitong mga panahon, ang fever ngayon. Fever? Anong fever ngayon? I don't know. Ewan ko kung sabihin pa natin election fever yun. Ay, oo nga pala, malapit hindi na. Parang hindi nararamdaman ng iba. Buti naman. hindi, syempre, hindi pa masyadong kung kasi sa national nag-start na ba? Wala pa yata din pati sa national eh. Diba? Pag dito sa local, mararamdaman mo na yun. Diba? Yung mag-iikot-ikot na mga ganun. Sino mga mag-iikot? Mga mag-iikot. Kasama niyang mag-iikot. Oo, ang kasama ni na mag-iikot. An magpapadayon. Oh, yes. Ayun, oo. So, an magpapadayon, yan ang kasama sa pag-iikot. Sa pag-iikot, oo, yun yun. Ayun, yun pala yun. parang, basa ba? Nababasa ba? Oo. An magpapadayon? An magpapadayon, amoy ito tirat mag-iikot. Oo, yan ang mag-iikot. Oo, soon, diba? Amoy ito na. Malapit na. Anyway, Miss Jam, si Sir Roy, ay nakikita talagang atat-natat na, na mag-onboard. Ready. Ready na siya. Polo shirt. Bakit tayo palagi lang t-shirt? Sana mabigyan din tayo ni Sir Roy. Mahilig to si Sir Roy ng mga long sleeves, mga polo shirt. Okay, kanya-kanyang ano yan, di ba? Diskarte. Baka gusto ano? Niyang ano, baka gusto mo rin mag-sunglasses. Why not, di ba? so, amo ito na, no, paghirot kita, nga, syempre, every time na makaon kita, kung ano yung kakainin natin, we have to be aware nga kung ano yung nilalagay natin sa katawan natin time from time to time amog yapon ito ato na anihon or kung ano nga sakit at magawas ito na kay kita ito na nagbutang ha aton lawas. Yes, so anyway sir, right. Sir, warin nakita oras. Okay, well ladies and gentlemen, this has been the program Aksyon Nga Na, Opinion and Solution right here at IBC 6 and 87.7 FM Idol Radio. My name is Chito Morante and this is John Moron. Damo nga salamat ita di haton technical side kay Sir Bobet Palmyra and of course sa ato yung naka-transmitter site si Mark Tabao and of course to our station manager engineer Gilbert Militante, maraming salamat po at sa lahat po ng nagsubaybay sa atin at IBC 6 and 87.7 FM Idol Radio, lalong-lalo na sa Facebook Live natin, mga nagsusubaybay lagi, maraming salamat po sa inyo and happy weekend po sa inyong lahat. See you on Monday. Ayos. This has been the program you love to share. Aksyon Nga Na, Opinyon ug Solusyon.
with the tandem you like to follow. Chito Morante and Jam Moron. Aksyon Yan Ang Opinyon Ug Solusyon. Thank you for having been with us. See you again when we bring you another edition of Ayos, Aksyon Yan Ang Opinyon Ug Solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning. Only here at iBusiness 6 and 87.7 Idol Radio. Aksyon Yan Ang Opinyon Ug Solusyon has also been on Facebook Live at Chito and Jam. Abonnee on IBC Channel 6 Palo later.